ang Philippine Coast Guard o PCG at ang United States Coast Guard or USCG na recently ay nag-conduct ng isang joint passing exercise sa mga waters na malapit sa Lubang Island sa Occidental Mindoro. Ang exercise na ito ay aim na mapalakas ang kooperasyon at interoperability sa pagitan ng dalawang Coast Guard services upang masiguro na sila ay mas maayos at handa sa mga maritime emergencies at contingencies. At ayon sa isang statement na inilabas ng PCG, ang two vessel na BRP, Melchora Aquino mula sa Pilipinas at ang USCG Cutter Weish na mula sa US ang nag-participate sa mahalagang exercise. Ang focus ay nasa ilang key areas na kasama ang mga search and rescue operation, firefighting scenario, communication exercise, at mga medical evacuation. Ang mga areas na ito ay mahalaga upang ma-ensure na ang parehong Coast Guard ay maaaring mag-respond effectively sa iba't ibang mga emergency sa dagat. At si Admiral Armando Balilo na spokesperson ng PCG ay ipinahayag ang kahalagahan ng mga exercises na ito. At ipinaliwanag niya na sa pamamagitan ng pag-share ng mga best practices, concept, doctrines, at standard operating procedures, ang PCG at USCG ay na-enhance ang kanilang capabilities sa pag-respond sa mga maritime emergency. Ang exchange ng knowledge at expertise na ito ay mahalaga sa pagbuo ng mas stronger at mas effective response sa anumang situation na maaaring maganap sa maritime domain. At bago ang joint exercises ng Philippine Coast Guard at United States Coast Guard, ay may naganap na significant event. Natuklasan ang isang malaking Chinese Coast Guard vessel na may length na 135 meter at naspot ng halos nasa 60 nautical miles pa west sa Lubang Island. At ang sighting ay na-report ni Ray Powell na isa sa nagmo-monitor sa West Philippine Sea or WPS. At si Commodore J. Tariela, ang spokesperson ng PCG sa West Philippine Sea, ay na-confirm ang presence ng Chinese ship na may hull number na 5303. Sinabi niya na ang ship ay nasa loob ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas at nag-extend ng halos nasa 200 nautical miles mula sa coastline ng bansa at nagbigay ng special rights sa Pilipinas sa pag-explore at paggamit ng mga marine resources. At first ay ibinahagi ni Ray Powell ang mga details na nag-reveal na ang Chinese Coast Guard ship na may hull number na 5303 ang nagstay malapit sa Lubang Island sa loob ng dalawang araw. At bagamat umalis na ang ship mula sa kanyang unang posisyon, ay patuloy pa rin itong nagpapatrol na mas malapit pa sa coastline ng Pilipinas na nag-raise ng concerns tungkol sa intrusive presence nito sa area. Samantalang ang Pilipinas ay handang makipag-usap sa Vietnam tungkol sa claims nito para sa isang extended continental seabed sa South China Sea. Ang seabed na kiniklaim ng Vietnam ay maaaring mag-overlap sa mga territory na kiniklaim ng Pilipinas. Ang Department of Foreign Affairs or DFA ng Pilipinas ay nag-express ng willingness na magkaroon ng mga pag-uusap sa pagitan ng Vietnam at ng Pilipinas upang ma-address ang issue. At sa pagpapatibay ng sariling claim sa isang malawak na continental shelf sa Western Palawan, ay binigyang diin ng DFA ang readiness nitong makipagtulungan sa Vietnam upang makahanap ng isang beneficial na solution sa mga overlapping claims sa South China Sea. Ang ganitong approach ay aligned sa international law, lalo na sa United Nations Convention on the Law of the Sea. At ang United Nations Convention on the Law of the Sea ay madalas na referred bilang Global Constitution para sa dagat at isang international treaty na nag-establish ng mga guidelines para sa paggamit ng mga world ocean at ang pag-manage ng mga marine natural resources. At ito ay na-signed ng 162 na mga bansa at kabilang ang Pilipinas at Vietnam. At sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea, ang mga coastal state ay may karapatan na mag-submit ng information
upang ma-establish ang mga outer limits ng kanilang continental shelf na halos 200 nautical miles mula sa kanilang mga baselines. Ito ay nagbibigay sa kanila ng exclusive rights upang mag-manage, explore, at ma-exploit ang mga resources sa area. At na-acknowledge ng DFA ang karapatan ng Vietnam bilang isang coastal state to make such submission. At we acknowledge ang rights ng Vietnam bilang isang coastal state na katulad ng Pilipinas na mag-submit ng information upang mag-establish ng outer limits ng kanilang continental shelf ng halos 200 nautical miles na mula sa relevant at legal baselines na kung saan na-measure ang kanilang territorial sea katulad ng ipinapahayag ng United Nations Convention on the Law of the Sea ayon sa DFA. At ang recent submission ng Vietnam sa United Nations Commission on the Limits of the Continental Shelf o CLCS ay nangyari halos isang buwan matapos ang request ng government ng Pilipinas sa CLCS. At ang Pilipinas ay humihiling ng recognition sa kanyang extended continental shelf sa South China Sea na partikular sa western coast sa lalawigan ng Palawan. At ang move ng Manila ay nireject ang massive claim ng China sa mga pinag-aagawang resource-rich waters at consistent sa mga maritime entitlement ayon sa United Nations Convention on the Law of the Sea na demonstrated ng Extended Continental Shelf Submission noong June 15 ayon sa DFA. Ang China ay nag-assert ng indisputable at historical claim sa halos buong South China Sea na kung saan ang mga overlapping claims ay nag-spark ng mga conflicts sa mga claimants. Ang Manila ay dinala ang dispute sa pagitan ng China sa Netherlands Arbitral Tribunal na nireject ang claim ng Beijing noong 2016. Ngunit nireject naman ng China ang ruling na ito. Ang Pilipinas ay nagsabi na ang kanilang submission ay hindi nakakaapekto sa discussion sa mga nearby countries na maaaring mayroong rightful claim sa extended areas. At ibig sabihin nito sila ay open sa negotiation. At sa ilalim ng UN Convention on the Law of the Sea at ang mga coastal state ay maaaring mag-claim sa extended continental shelf na halos 200 nautical miles ng outer limit ng kanilang exclusive economic zone o hanggang sa 350 nautical miles o 648 kilometers. At matapos ang submission ng Manila, sinabi ng Vietnam na handa itong makipag-usap sa Pilipinas tungkol sa kanilang claim at nagsabi na ang isang mutual na solution ay beneficial para sa parehong bansa. Sinabi rin ng Hanoi na may karapatan ng Manila na mag-file ng claim sa ilalim ng international law. Noong April 2009, ang Pilipinas ay partial na nag-submit tungkol sa Philippine rice na na-validate ng CLCS noong 2012 na nagresulta sa additional na 135,506 square kilometers ng seabed area para sa bansa. At samantalang ang development ng isang airport sa Pag-asa Island ay isa sa mga top priorities ng government ayon sa statement ni President Ferdinand Marcos Jr. sa isang event sa Edward Hagedorn Coliseum sa Puerto Princesa City na kung saan nag-distribute ng tulong sa mga magsasaka, mangingisda at mga pamilyang naapektuhan ng tagtuyot. At binigyang diin ni Marcos ang strategic importance ng Palawan sa national defense. At na-highlight niya ang critical role ng tourism sa patuloy na growth at development ng lalawigan. Ang Pag-asa Island ay matatagpuan sa kalayaan chain na halos nasa 285 nautical miles ang layo mula sa coast ng Palawan. At matagal nang napanatili ng Pilipinas ang military at civilian presence sa island na nag-underscore sa significance nito sa pag-assert ng sovereignty at national defense. Gayunpaman, inaangkin din ng China ang island na nag-add ng layer sa tension sa region. At bukod sa pag-focus sa Pag-asa Island, ay binanggit din ni President Marcos ang Militar Runway Project para sa airbase sa Balabac Island at ito ay malapit ng matapos. At ito ay isang bayan sa Palawan na matatagpuan na strategically close
sa mga Chinese fortification sa West Philippine Sea. At ang air base sa Balabac Island ay isa sa apat na additional location na na-design sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement na isang bilateral agreement sa pagitan ng Pilipinas at ng US na ang aim ay ma-improve ang defense cooperation at ang military interoperability. Samantalang ang Pag-asa Island ang pinakamalaking isla na kontrolado ng bansa sa Spratly Island Group at nasa huling bahagi na lang ang construction ng Balabac Military Runway at lalo na at malaki ang role na gagampanan ng Palawan sa national security ayon kay President Marcos. At kasama na rin sa ating mga priorities ang pag-grow ng tourism sa inyong lalawigan at sa pag-improve pa ng flow ng transportasyon dito. Ito ay gagawin natin sa pamamagitan ng Puerto Princesa Airport Development Project at Pag-asa Island Airport Project. At noong nakaraang taon, ang House of Representatives Speaker na si Martin Romualdez ay nag-visit sa Pag-asa Island at nagpahayag na sila ay committed na maglaan ng halos nasa 3 billion pesos upang makonstruct ang airport sa island municipality at iba pang mga development projects –